Magandang araw mga bata! Narito muli tayo sa ating asignaturang EST. Tayo ay nasa ika-anim na linggo na. Kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo. At sana, nag-i-enjoy kayo at natututo sa ating aralin. Bago tayo dumako sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Isulat ang tama kung ang larawan ay nagpapakita ng wastong pangangalaga sa kalusugan at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, tingnan ang larawan. Ano kaya ang kinakain ng batang lalaki? Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama dahil kumakain ito ng gulay. Ang pagkain ng gulay at iba pang mga prutas at masustansyang pagkain ay nakakatulong sa ating kalusugan. Para sa ikalawang bilang, tingnan ang batang lalaki. Ano ang kanyang ginagawa? Tama ba o mali? Ang tamang sagot ay tama dahil ang pag-ehersisyo ay tanda na pag-iingat sa ating kalusugan. Naiiwasan ang iba't ibang sakit o karamdaman kapag tayo ay nag-e-exercise. Ikaw, nag-i-ersisyo ka din ba? Para sa ikatlong bilang, tingnan ang lalaking ito. Ano ang kanyang kinakain? Obserbahan ang kanyang katawan. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Dahil ang pagkain ng French fries, pag-inom ng soft drinks, at pagkain ng hamburger ay nakakasama sa ating kalusugan. Dahil ang mga pagkain ito ay puno o mayaman ito sa mantika, kaya ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Ito ay nagdudulot din ng sakit kapag ito ay nasobrahan. Para naman sa ikaapat na bilang, tingnan ang batang lalaki. Ginagawa mo din ba ang kanyang ginagawa? Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Dahil ang pagsisipilyo ng ngipin ay isa sa mga gawain upang mapangalagaan ng ating kalusugan. Para naman sa ikalimang bilang, tingnan ang batang lalaking ito. Ano ang kanyang ginagawa? Tama ba o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ang paliligo araw-araw ay isa sa mga paraan upang maiwasan natin ang sakit. Sa paliligo, natatanggal ang dumi at iba pang mga mikrobyo sa ating katawan. Napapanatili ng paliligo ang kalinisan. Ngayon, ating suriin. Pagmasdan at pag-aralan ang dalawang larawan. Sagutin ang mga katanungan tungkol dito. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Tingnan ang larawan A. Narito naman ang larawan B. Paghambingin ang dalawang larawan. Ano-ano ang makikita sa larawan A? Ano-ano naman ang makikita sa larawan B? Alin sa dalawang larawan ang katulad ng nangyayari sa tahanan ninyo? Alin sa mga nasa larawan ang kaya mong gawin? Alin sa dalawang larawan ang dapat mong piliin? Bakit?
Tukuyin kung ang larawan ay pagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa tahanan. Lagyan ng masayang mukha kung oo at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, tingnan ang larawan. Ginagawa mo din ba yan? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ang pagmamano sa nakakatanda tulad ng ating mga lolo, lola, mama at papa ay tanda ng paggalang at tanda din ng isa kang mabuting bata. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Dahil kung makikita natin, ayaw ng batang lalaki magsipilyo ng kanyang ngipin. Dapat magsipilyo tayo ng ating ngipin araw-araw para ito ay maging malinis at maiwasan ang pagkabulok nito. Para sa ikatlong bilang, ano kaya ang ginagawa ng dalawang lalaki? Yan ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Ang pakikipag-away ay hindi ugali ng isang batang katulad mo. Para sa ikaapat na bilang, ang tamang sagot ay masayang mukha. Sama-samang nagdarasal o nagsisimba ang pamilyang ito. Ito ay tanda na sila ay may pananalig at paniniwala sa Diyos. Para sa ikalimang bilang, tingnan ang pamilyang ito. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Kung makikita natin, sila ay masayang pamilya dahil sila ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Ikaw, anong tungkulin ang nakaatas sa iyo sa bahay? Nagagampanan mo ba ito ng mabuti? Magaling! Ngayon, tuklasin natin. Naaalala mo pa ba ang aralin tungkol sa pamilya? Ito ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Gayunpaman, napakahalaga nito. Kailangan sa isang pamilya ang pagkakaisa. Naipakikita ito sa pamamagitan ng sama-samang paggawa ng mga gawain. Masasabing ang mga kasapi ay may pagkakabuklod-buklod kung ang bawat miyembro ay ginagampanan ang iniatang na gawain. Susi ito sa isang tahanang masaya at may pagmamahalan. Sa kabilang banda, magdudulot naman ng gulo kung hindi sumusunod sa nakaatas na gawain ang bawat isa. Mauuwi sa pagsisihan, hindi pagkakaunawaan o pag-aaway ang ganitong Isang solusyon ang pagkakaroon ng pamantayan o tuntunin. Ito ay ang pagtatakda ng maaari at hindi maaaring gawin ng bawat kasapi ng pamilya. Layunin nito ang pagkakaroon ng maayos, masaya, at nagkakaisang pagsasama. Nais mo rin bang magkaisa ang iyong pamilya? Basahin natin ang tula. Ang pamagat ng ating tula ay Pamilyang Nagkakaisa, isinulat ni Charissa S. Ruba. Pamilyang Nagkakaisa, ang aming pamilya, tunay ngang nagkakaisa. Sa bawat gawain, hindi ka iiwang mag-isa. Si nanay, tatay, ate at kuya ay sama-sama. Laging nagtutulungan at tunay na may saya. Mga utos nila'y aking susundin agad-agad. Pagdarabog ay di gagawin sa iba'y di tutulad. Ang mga alituntunin lahat ng mga nakasaad.
tutuparin namin upang sumaya at umunlad. Ang pag-aaral ay aking laging uunahin. Sa gawaing bahay, ako'y tutulong din. Hindi makikipag-away, kapatid ay mamahalin. Magiging magalang sa mga mahal sa akin. Ano-anong mga kilos na nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin o pamantayan sa pamilya ang binanggit sa tula? Isulat mo ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga ibinanggit sa tula. Dapat daw ay sumunod sa utos, tutulong sa gawaing bahay, pagtupad sa kasunduan, huwag makipag-away, unahin ang pag-aaral, mahalin ang kapatid, maging magalang. Bilang mag-aaral at kasapi ng pamilya, makabubuti na ang iyong mga ginagawa ay ikinasisiya ng iyong mga magulang at mga kapatid. Kinakailangan ang higit na disiplina upang hindi makasuway. Dahil dito, mahalagang sinusunod mo ang mga tuntunin at patakarang pinagkasunduan sa tahanan, lalo na sa disiplina at sa iyong pag-aaral. Ano-ano nga ba ang halimbawa ng mga tuntunin maaaring ipatupad? Alin sa mga ito ang kaya at dapat mong sundin? Ang mga sumusunod ay halimbawa ng tuntunin sa tahanan. Maglaan ng sapat na oras para sa pag-aaral. Maging magalang sa lahat ng oras at pagkakataon. Tumulong sa mga gawaing bahay. Magtipid sa paggamit ng tubig, kuryente at iba pa. Kumain ng masustansyang pagkain at umiwas sa junk foods. Maligo at maglinis ng katawan. Huwag makipag-away. Sumunod sa utos. Laging tatandaan na mahalaga ang pagkakaisa sa isang pamilya. Makakamit ito kung mayroong ipinatutupad na tuntunin o pamantayan. Ang mga ito ay dapat iginagalang at sinusunod ng bawat kasapi. Bilang bata, kaya mo na rin makatulong sa mga gawaing bahay. Pag-aralan ang mga hindi mo pa kaya. Ipakita ang pagiging masunurin sa lahat ng oras at panahon. Basahin at sagutin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga kilos o gawain na dapat sundin ng lahat ng kasapi ng pamilya ay matatawag na A. Tuntunin, B. Utos, C. Pakiusap. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang tamang sagot ay letrang A, tuntunin. Para sa ikalawang bilang, ang maaaring maging mabuting dulot ng pagkakaroon ng tuntunin sa tahanan ay A, kaayusan, B, kaguluhan, C, pagkanya-kanya. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang tamang sagot ay letrang A. Ito ay nagdudulot ng kaayusan. Para sa ikatlong bilang, ang mga sumusunod ay wastong tuntunin sa tahanan maliban sa A. Tumulong sa mga gawaing bahay, B. Maging magalang sa pakikipag-usap, C. Ipagpaliban ang pagsunod sa utos. Ang tamang sagot ay letrang C. Ipagpaliban ang pagsunod sa utos. Ito ay hindi wastong tuntunin sa tahanan. Para sa ikaapat na bilang, ang pagsunod sa tuntunin sa tahanan ay naipakikita ni A. Rina, na lumalabas pa rin ng bahay upang maglaro, B. Felix,
na hindi nakikipag-away sa mga kapatid. Si Emil na ayaw paawat sa paglalaro sa cellphone. Ang tamang sagot ay letrang B. Si Felix na hindi nakikipag-away sa mga kapatid. Para sa ikalimang bilang, bilang kasapi ng pamilya, mahalagang isipin mo na A. Okay lang na hindi makasunod dahil bata ka pa. B. Laging mauunawaan nila dahil hindi mo pa kaya. C. Kaya mong sumunod dahil mabuti kang bata. Ang tamang sagot ay letrang C. Kahit ikaw ay nasa ikatlong baitang pa lamang, kaya mo nang sumunod sa mga gawain na nakaatas sa iyo. Katulad ng pagtupi ng iyong hinigaan, pagwawalis ng bahay at pagpupunas, at pag-abot ng mga bagay na kailanganin ng iyong mama at papa. Magaling! Binabati kita ngayon dahil nasagutan mo ng tama ang ating gawain. May natutunan ka ba sa ating aralin ngayong araw? Very good! Binabati kita! At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Inasahan ko ang iyong partisipasyon ulit bukas. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Nathan. Hanggang sa muli. Paalam!